Pasaway vlog here. Nandito tayo sa Session Road, corner Mabini Street. Meron tayong nakita kanina na lumalabag na naman sa City Ordinance 49-2019. Yan. Yung mga gumagamit po ng cellphone while walking, sila yung mga bibayan. It's a City Ordinance here in Baguio City. Excuse me po. And that is anti-distracted walking ordinance po, yung 49-2019. Ito, may nakita kagad ako dito. Ay, si Kuya, gumagamit ng cellphone. Si Manang. Ayan. Parang sa kumbi ko maglakad daw. Diba? Yung City Ordinance 49-2019 po. Ayan, yung anti-distracted walking ordinance. Kita mo si Manang. Ayun, yung isa tatawid sa pedestrian. So, ito na. Ito. Si Mami, tsaka si Kuya. Matawid, nag-sa cellphone. Si Ate, ayun na. Another one here. Ayan. Cellphone while walking. Clear violation po ng City Ordinance 49-2019, yung paggamit po ng cellphone while walking here in Session Road. City Ordinance po yan, and I think implementation is that not it's not that you can simply say efficient, kasi po marami akong nakikita here. Antayin nyo lang yung accreditation ko sa city government ng City Hall ng Baguio City. Then, pwede ko kayong i-remind as a vlogger, as a responsible citizen here in Baguio City. Kaya pag nandito kayo sa Baguio, at nakita ko kayo, ito si Kuya. Bataan ngayon. Yung kadate niya siguro, pinetext niya. Nasaan ka na? Where na yung yan ang normal ito isang city government of Baguio ka pa isang empleyado ng gobyerno yet you are not obeying yung city ordinance o hindi mo alam, ito si Kuya, ito na ang bagal. Ito si Ate, sa good example, ayan, nasa tabi. Magamit ang cellphone. Ganyan po dapat. The other day, ang daming bida dito eh, mga pasaway. Hindi nila alam kasi yung ano yung city ordinance na yan for sure. Kaya freely na nakakagamit ng ano. Ang problema kasi is yung tatawid sa pedestrian na ganito, yan. Tapos gumagamit ng cellphone. Imagine kung merong ano, madapa ka dyan, then nag-go na bigla, di ba? Or nawala ng preno yung sasakyan. Ito si Ate. Binitawan ng cellphone bago tumawid na pedestrian. So ayan, naghanap tayo ng mga bida rito. Hindi tinitingnan, yung nakistop na yung ano, yung sign of walking. Ito si Ate. Nakakulot ang noo. Mukhang late na. Pinatawagan yung boss niya. Si Ate, hindi pa. Pag nasa harapan na ganyan, ginagamit ang cellphone for sure. Ayan. Ordinance 49-2019 po here in Baguio City, yung anti-distracted walking ordinance po yan. Pinapagbawal po yung paggamit. Ayan, tumatawid ng pedestrian, no? So, yan. Paggamit po ng cellphone while walking. Alam mo na. Sorry. Matawid sa pedestrian, ginagamit ang cellphone.
Sabi nga ng police sa Malcolm is that anything can happen. Pwedeng ma-snatch yung cellphone nyo. Pwedeng madukutan yung bag nyo or mawalan kayo something in your bag. Kasi nga nagsa-cellphone kayo while walking. Ito, another one here. Oh yeah. Ordinance 49-019 po. Oh, ano ba ang inanam mo, kuya? Diba? Ayan yan eh. Meron tayong bida. Marami tayong bida ngayon. Maaga pa lang. It's too early para makakita tayo ng mga bida dito sa Session Road again. Si Manong, singlet yata si Manong, kakaway-kaway pa, akala niya nasa TV siya. Well, it will be on YouTube. Ayun, si Kuya, oh, tumatawid sa pedestrian, no? Oh, kita mo na. Ordinance 49-2019 po, yung anti-distracted walking ordinance, ito si ate, oh. Ano ba, nagpe-Facebook ka lang yata ate, nagmamarites ka lang. Diba? Yung iba kasi nakikita ko nagmamarites lang. Ito pa isa. Basta yung ganyang forma, yung cellphone nasa harapan na yan, si Kuya. Diba? Dami nating dida ngayong araw na ito. First vlog of the day on... Dito naka-steady lang tayo para hindi rin tayo pamarisa ng iba. Ayan o, si ate, ayan si kuya, di ba? Pag nasa harapan na ganyan, sa clear violation ng Ordinance 49-2019 po, anti-distracted walking ordinance. Dami nating bida ngayon. Tignan natin si may patawid dun. Wala. Ayan, ito po yung aking bagong segment here sa aking YouTube channel. Until hanggat meron mga pasaway dito sa Baguio, hindi ako mauubusan. Ito si Kuya, oh, nasa pedestrian, oh. Laking tao nito, oh. Sama yung girlfriend. Pati yung girlfriend na gano'n na rin. Ayan, tumabi na yung ano, pero magamit pa rin ang cellphone. Ayan, may pasaway na driver, oh. Nasa pedestrian, nito na pedestrian. Anyway, sa ibang bansa kasi mayroong CCTV camera and the penalty is so high kaya maraming sumusunod sa laws nila. Ito si Kuya, nasa harapan yung cellphone. Oh, naka-video chat siya, naka-video call. Kaya naman pala yun. City Ordinance 49-2019 po yung anti-distracted walking ordinance. Yan yung paggamit po ng cellphone while walking, lalo na yung nagte-text in, delikado. Anything can happen to you, especially here, pwede kang matisod, pwede kang madapa, katapilo. You can simply say, kasi yung attention mo, hindi nakapokus sa paglalakad mo. Ayan. May nakapulot ng passport tayong si Kuya. Surrender niya dun sa ano, sa police. Search na lang tayo. Nakita niya passport. May nahulog na passport. So ayan, immediately surrender sa police. Naganap siya ng ano eh, ng authority. At ayun pa, nakita niya yung mga traffic police. Si ate, ang sexy oh. Pero nang gumagamit ng cellphone. Ordinance, binabiolate niyo po yung City Ordinance 49-019, yung anti-distracted walking ordinance. Yan po. Sa mga hindi nakakaalam, kung meron kayong kaibigan here in Baguio City, paki-remind naman po sila na bawal po talaga yan. Si ate, pag ganyang forma, nasa harapan yung cellphone. Oh, see? Dito na yung, titignan yung cellphone. Oh, yung anti-distracted walking ordinance po, 49-2019 na
nag-prohibit yung paggamit ng cellphone while walking. Ayun po, kung gagamit kayo ng cellphone, tumabi muna kayo. Si Manang nagmamadali, oh, naka-stop na eh. Yung disiplina nga naman. We normally ignore things here, pero dapat like all those Filipinos that are working abroad, pag napunta sila doon, si ate, yan. Here, violation ng 49-201. Kinuha ng police yung details ng nakapulot ng passport. Man, another one there. $49.201. Ito, ibang lahi eh. Yan, ha. City Ordinance 49.019 po ang nababiolate dyan, yung paggamit ng cellphone while walking. Yun, parang merong tumatabik sa pedestrian, ha, sa cellphone. Sabi. Ah, hindi. Wala. Meron ginagawa sa buya. Yan, that's it for now. Stay tuned. Yung si ate, mabal. Stay tuned kayo, ang daming ano dito eh. Ang daming bida ngayon dito ng araw na. Daming bida. Ito si Kuya, i-end ko na sana. May nakita pa ako isa dito. Ayun. Ayun si Kuya. Gumagamit ng cellphone while walking, clear violation ng City Ordinance 49-209. Pag nakita ko kayo dito sa Baguio, sigurado kayo ang bida dito. This is Mr. Arnold's iklat yan and drawing ko. Thank you very much and peace out.